Sa ating mga Pinoy, ang pandesal ay perfect na pangpares ng ating mainit na kape sa umaga. Pero ang aking pandesal ay binigyan ko ng twist. Ito ay nilagyan ko ng cheese at alam nyo bang ginawa ko lang ito sa kawali? Yes po, sa kawali ko lang ito ginawa. Meron na akong recipe ginawa ko sa oven, pero this time ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito niluto sa kawali. Sa isang malaking bowl, naglagay ako ng gatas, melted butter, at saka maglalagay tayo dito ng isang itlog. And after, maglalagay tayo dito ng dry yeast, maglalagay din tayo dito ng asukal at saka kunting asin. Haluin lang natin ng haluin at paalala, dapat po ang ating gatas ay medyo mainit siya o kaya ay warm. Pagkatapos, sasalain natin ang ating flour. Ang gamit ko ditong flour ay all-purpose flour. Gumamit ako ng salaan para maging fine ang kanyang texture mamaya sa ating dough. Pagkatapos nating salain, hahaluin natin ito ng bahagya gamit ang ating spatula. And after, kailangan natin ditong gumamit ng kamay para ang ating dough ay ating masahin. At this point, mamasahin lang natin ito ng bahagya at papahingahin natin ito for about 20 minutes. And after 20 minutes, sa ating clean counter, maglalagay tayo dito ng kunting harina. Masahin lang natin ito ng masahin hanggang makakuha tayo ng medyo pinong consistency. And after, sa isang malinis na bowl, maglalagay tayo dito ng konting oil. At saka natin ilagay ang ating dough na i-prepared kanina. Tatakpan natin ito for 1.5 hours. Gumamit ako dito ng cling wrap. At pagkatapos kong balutin ng cling wrap, tatakpan ko ilit ito ng kitchen towel. After 1.5 hours, heto, nagdubli na ang kanyang size, hindi ba? I-release lang natin ang gas. At sa ating clean counter, ifa-flatten natin ito ng bahagya at saka natin i-roll ng pahaba. Pagkatapos nating ma-roll ang ating dough, ika-cut natin ito sa size na ayon sa gusto natin kung gaano kalaki. And at this point, isi-shape na natin siya na parang bola at naglagay ako dito ng cheese sa gitna. Eroro lang natin ito sa ating clean counter hanggang makakuha tayo ng fine texture ng ating pandesal dough. Kagaya nito. And after, iroroll natin ito sa ating breadcrumbs. Ang gamit ko pong breadcrumbs dito ay sariling gawa ko lang. At dahil sa kawali lang natin gagawin ang ating pandesal, kaya ito inilagay ko sa kawali at medyo ginawa kong golden brown. Uulitin lang natin ang process hanggang sa magawa na natin lahat ng ating pandesal dough. At pagkatapos nating mabilog lahat ng ating pandesal dough, tatakpan natin ito ulit for about 30 minutes. And after 30 minutes, heto na siya! Ready na siyang lutuin, mga mahal! So at this time, gagamit na tayo ng ating kawali. Naglagay ako dito ng aluminum foil at saka ko ito tinakpan. Paiinitin natin ito over high heat at pagka mainit na ang ating kawali, saka natin ilalagay ang ating pandesal dough. Pero nagtataka ba kayo kung bakit pabilog ang pandesal ko? Dahil po kawali lang ang ginamit ko. Pagka mahaba, kailangan ko ng malaking kawali at ang aking kawali ay napakaliit lang. So tinakpan ko ito for about 30 minutes over low heat. Dapat po tandaan, low heat lang. At heto na nga, after 30 minutes, gumamit ako ng toothpick para i-check ang ating pandesal. Dahil wala nang nag-stick, ibig sabihin, ready na ang ating cheesy pandesal. Ganun lang po kadali, mga mahal. Kung gusto mong kumain ng pagkain gusto mong kainin, para-paraan lang yan. Look at that! Hindi ba ganun lang kadali? Napakadaling paraan, napakadaling gawin sa taong gustong kumain ang gusto niyang kainin. Thank you for watching, everyone. Sana nagustuhan nyo ang recipe kong ito. At kung bago kayo sa aking channel, palambing naman ang subscribe dyan. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong videos. So tara, magtimpla na ng mainit na kape at samahan nyo akong i-enjoy ang ating cheesy pandesal na gawa sa kawali. No oven? No problem, dahil pwede nating gawin ang paraan yan, mga mahal!